Hi guys! Welcome back to my channel at heto na naman ako, gagawa na naman po ako ng panibagong video po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa aking na-experience sa aking bagong natuklasan para sa mga kababaihan po. I-share ko lang sa inyo yung experience ko po sa sa menstrual cup. Bakit mo ko nag-shift from sanitary napkin to menstrual cup? Sa totoo lang po, nahahassle po ako. Hindi po komportable gumamit ng sanitary napkin. Pag dumadating na po yung period ko, pag nasa bahay lang po talaga ako, hindi po talaga ako nagsusuot. Kaya hindi po ako gumagamit ng napkin. Ngayon, pag hindi naman ako gagamit ng napkin, makalat naman po siya, guys. 'Di ba? Alam niyo 'yun, mga kababaihan, pag hindi po tayo nakapag gamit ng napkin, makalat po siya. Naghanap ako, nag-search ako sa YouTube kung ano yung mga kailangan gamitin para komportable tayo, tsaka hindi siya makalat. Parang ganun. Tsaka yung tampons po, hindi po ako gumagamit nun kasi hindi ko din po alam yun. Ngayon ko lang po yun nalaman nung nag-search na ako sa YouTube about sa ano kaya pwedeng gawin o pwedeng gamitin pag nagkaroon yung babae, pag may period yung babae, pag dinatnan ako, ano kaya ang pwede kong gamitin aside sa napkin po. So nakita ko po sa YouTube yung menstrual cup tsaka yung tampons. Doon ko lang po yung nalaman. So tinry ko po yung menstrual cup. So makita nyo dun sa latest video ko po na bumili ako sa Shopee ng menstrual cup. Timing din nung napaplano akong bumili ay magkakaroon na din ako, guys. So nag-order ako, mabilis lang din yung order ko. One day pa lang yung period ko, kinabukasan dumating na yung in-order ko po na menstrual cup. So nung pagdating-dating talaga, ginamit ko na siya kaagad, guys. Kasi napanood ko na yun, nag-re-research na ako sa YouTube kung paano din siya gamitin. So, ginamit ko na din po siya kaagad noong dumating. Kasi meron ako, second day ng period ko. So, nagamit ko din po siya kaagad, na-test ko din po siya kaagad. So, bago natin pag-usapan, guys, kung paano ko sinuot or paano ko ginamit yung menstrual cup ko for the first time, kung paano ko po siya ginamit, ipapakita ko po sa inyo yung nabili ko po sa Shopee na menstrual cup. Ang halaga po niya is nag-sale ata sila noon na time na yun, mga 1,150, tapos mga shipping fee pa niya ata na 100 plus lang naman ata yung shipping fee niya. Basta nandun sa latest ko po na video na about dun sa Shopback, gano'n na video ko. Yun yung in-order ko noon yung menstrual cup. So, ipakita ko po sa inyo, guys. Ito yung itsura niya, guys, ng menstrual cup. Yan. Papasok mo to dun sa ating, sa private part ng ating, natin. Tsaka ito po yung lagayan niya. So, makikita nyo, cute na cute niya po. Cute na cute po, ito. Yan. So, ang tanong, paano natin to ilalagay dito kasi ang liit nito. Piano mo lang to, guys. Igaganito mo lang to. Pang ifo-fold mo lang to siya. Ganon. Na-fold to siya eh. Ganyan. Tapos, ganyan. So, ayun na. Maliit na siya, guys. So, pag ganyan na siya kaliit, ilalagay na natin siya dito. Pagtapos na natin siya gamitin, guys. Pwede mo to siya dalhin kahit saan, guys. Ito yung nabili ko menstrual cup sa Shopee. Ito yung itsura niya, guys. Ito yung box niya. Intimina Lily Cup 1. Yan. Ito yung nabili ko. So far, guys, nung paggamit ko, okay naman po siya. Pero okay naman. Wala din naman po siyang amoy. Okay naman po siya. So guys, pag-uusapan naman natin kung paano ko siya nilagay. So based doon sa napanood ko sa YouTube, may mga steps siya kung paano mo siya gamitin, guys. So pag-usapan muna natin yung posisyon. Yung posisyon, guys, depende yon kung saan po kayo komportable. Pwede din kayo nakatayo. Nakatayo kayo tapos ilagay nyo to. Or pwede din po nakaupo ka po kayo sa toilet bowl.
nakaupo kayo doon, pwede niyo ilagay yun doon kung doon yung kung komportable kayo sa posisyon na yon. Pwede din yung iangat niyo po yung isang ano yun, paa sa toilet bowl or kung saan niyo po gustong ano maglagay po nito. Iangat niyo po yung isang paa niyo. Ganun guys. Ang sa akin naman ay nakaupo po ako sa toilet bowl. Doon po komportable guys pag ano yung position ko po para paglagay dito. So pag-usapan naman po natin guys kung paano natin siya ilagay. So first guys, i-sterilize muna natin tong menstrual cup natin. Pakuluan din sa tubig, no? 5 to 8 minutes natin siya pakuluan bago ho natin siya gamitin. Pagkatapos noon ay ayun, binasa ko na siya, hinugasan ko ulit siya ng yung malamig na tubig bago po siya nilagay sa private part ko po. Pagkatapos po, may mga different types po tayo na ano, yung fold. Sa laki nito, hindi po to mapapasok sa atin kung nakaganyan po siya guys. So, ang kailangan po natin ay pwede natin siya yung tinatawag na ano yun? Punch down fold guys. Yung nakaganito siya, ganyan. Nakaganon siya, i-anom lang siya guys, i-ganon lang siya, ganyan. Punch down fold board ang tawag niya, nakaganon siya guys. So yung dito, kunwari ito, ipapasok mo na yan siya dito sa butas ng ano natin, ganyan. Yung dito, yun yung i-ganon, ipupush mo po siya doon sa private part po natin. So may tinatawag ding C-fold naman po is ganyan. Tapos igaganon po natin siya. Igaganyan po natin siya. Parang ganyan po itsura niya. Tapos ipasok niyo po doon sa private part po natin. So yung 7-fold naman guys, yung ganito naman, yung nakaganon siya. Tigas kasi dito eh. Yung nakaganon siya. Parang triangle na ano, 7-fold din eh. Tapos ito na yung ipapasok mo doon sa ano, sa ano, sa pasok natin dun sa part natin, sa private part natin. So yung sa akin naman guys, ang na-try ko lang po na fold is yung ano nga, punch down fold. Ito, so far ano naman siya, okay naman siya. Ganyan. Na pinasok dun sa ano, sa private part ng ating katawan. So yun lamang guys, ang ano, mga type ang ano steps or types ng position, kung anong position. Depende po sa inyo guys kung ano po yung position na mas komportable kayo. Tsaka depende po kung kayo po bahala kung anong mga fold po yung gusto nyo. Basta maipasok nyo lang dun sa gusto nyo po sa ano yung hindi kayo masasaktan. Basta makapasok siya guys. Tapos guys, yung sa akin kasi ganyan, ano, punch down fold. Pagpasok mo dun, parang may nagpa-pop siya. Ganoon. Ganyan. Tapos, pag-atakin mo siya, parang hindi mo na siya matanggal. Parang ganun, guys. Pag-igaganon, itatry mo siya atakin. Tapos, guys, kung hawakan nyo po yung dito, ramdamin nyo po yung dito niya na part. Kung may nakapapa kayo dito, parang may natutupi dito, guys. Napasok na siya, tapos may nakapa kayo dito na parang natupi. Ikot-ikutin nyo lang po siya guys, ganyan-ganyan, para maayos po siya sa loob, para hindi po tayo matagusan. Ganun po siya guys. So ang tanong guys, masakit po ba? Kasi di ba pag first timer ka, tapos may nakita ang mga video about yan na nagre-review sa ano, menstrual cup, parang masakit siya, ganun. Hindi po siya masakit guys. Pag pinasok mo siya, hindi siya masakit kasi ano din eh, babasain mo din siya ng tubig guys. Kung ayaw nyo ng tubig, pwede po kayo bumili ng yung pangpadulas, yung lubricant ba yun? Yung pangpadulas po, ilagay nyo lang po dito bago nyo po i-fold, maglagay kayo dito yung pangpadulas. Sa akin kasi, tubig lang yung nilagay. Tubig lang, binasa ko lang siya ng tubig, tapos pinasok ko, finold ko, tapos pinasok ko na din sa ano ko. Kasi madulas-dulas na din naman yun guys, pagdating sa loob guys. Habang pinapasok mo kasi nga 'di ba may ano naman doon yung ano natin period natin nandoon eh, nagpapadulas na rin yun doon pagpasok natin. So okay naman sa akin guys, hindi ako nasaktan, hindi po siya masakit. So ang tanong, pwede po kaya ito sa mga virgin?
Sa tingin ko po, ano, mahihirapan. Ibig sabihin, mahirapan po siguro kayong ipasok. Ano, siguro ano, pag-aralan nyo mabuti kung paano siya ipasok. Kasi mukhang mahirap siya po. Parang mahirap po siya sa mga virgin po. So, ang sa akin, ang ano ko lang, yung tawag nito, yung advice ko lang, wag na lang muna po ninyong gamitin kung virgin pa po kayo. Kasi mukhang mahirapan kayo. Pero, pwede nyo naman pong pag-aralan kung paano. Kung marunong lang po kayong magpasok doon na hindi kayo mahirapan, pwede naman po siguro. Pero para sa akin, mukhang hindi, parang mukhang mahirapan. Sa tingin ko lang. Pero, depende po yun sa inyo kung okay naman at kaya nyo naman pong ipasok yun, kaya nyo naman gamitin kahit virgin pa kayo, wala pong problema yun, guys. So, anong pakiramdam ngayon, ano yung pakiramdam ko po nung ginamit ko po siya, nung nasa loob na siya? Sa totoo lang, guys, wala po akong naramdaman na kung ano-ano po sa loob ng aking private area. Wala po talaga akong naramdaman, guys. Ah, parang wala lang. Parang wala kang sinuot. Parang wala lang talaga. Hindi siya masakit. Wala kang naramdaman dun sa loob. Promise, wala po akong naramdaman dun sa loob, guys. Ano, nakapag-exercise ako. Nakapag-exercise ako, guys. Na hindi din ako natagusan. First time ko pa po ginamit. Hindi ako natagusan. Nakapa-exercise ako. Nakakilos ako ng ano ba, nung maayos. Yung parang hindi kayong, diba pag nakapa-napkin, diba? Yung parang may ano dito sa puwet mo, may something ganyan. Ganyan talaga, naiirita ako sa mga ganyan, guys. Pero nung ito, pag gamitin mo to, guys, wala kang maramdaman. Upo ka lang kung ano posisyon mong upo. Ganun, wala kang ano. Kasi lahat naman dun, yung dugo mo, papasok lahat yun dito, guys. So, hindi ka matatagusan kasi nakaganon siya dun, oh. Pasok lahat dito yung mga ano mo, mga dumi natin na nilalabas. Iniinganyo ko rin po kayo na gumamit nito. Kasi nga, guys, nakalagay dito, oh, na 10 years na halaga ng napkin or tampons ang masisave natin sa isang cup nito, guys. So, 10 years na halaga. So, magkano yun, guys? Sobrang laki na nun. Kaysa dito na mabili natin na 1,000 lang mahigit, guys, magagamit natin to ng ilang taon. So, magagamit natin to na 2 to 5 years, guys. I think 2 to 5 years natin siya magagamit. Ganun. Pero para sa akin, kung gagamitin ko to, siguro hanggang 2 years ko lang gamitin, tapos papalitan ko, guys. Pwede siya hanggang 5 years, guys. O, tingnan mo, hanggang 5 years pwede natin to siya magamit. Tapos, guys, hangang 12 hours naka-stay to sa private area natin, guys, bago siya mapuno. So, sa akin kasi, ano, nilagay ko siya ng umaga. Kunwari, nagpalit ako ng umaga kasi sinuot ko to ng gabi. Nagpalit ako ng umaga. Pagka tanghali, tinatanggal ko, guys, sinushore ko lang din. Tapos, pag tinanggal ko, tinatapon ko lang din po siya, guys, dun sa, ano, sa toilet bowl. Tapos, hinugasan ko siya. Hugasan mo lang po siya, guys. So, pwede rin sabunan mo. Pero sa akin, hinugasan ko lang po siya ng tubig. Tapos, pinasok ko din po siya ulit. Tapos, pagkagabi na naman, bago ako matulog, tinatanggal ko na naman siya, guys. Kasi nandito lang ako sa bahay. May tubig naman dito. Tinatanggal ko din siya, guys. Tapos, hinugasan ko. Tapos, pinasok ko din ulit. Tapos, kinabukasan ko na po siya ulit. Tatanggalin para linisan, guys. So, diba? Nakatipid na tayo, guys. Tapos, komportable pa po tayo gamitin ito. Kasi walang hassle, walang parang nakaano sa puwet mo na mga ganun-ganun. Kasi pag napkin kasi para sa akin, guys, mainit siya. Yung parang maalinsangan, mainit dun sa loob dito sa ano natin, sa private area natin. Mainit po siya. So, ito, wala kang maramdaman. Tanggal-tanggalin mo lang, hugasan mo, tanggalin mo naman, hugasan mo naman, guys. Diba, nakatipid ka na, hindi ka pa maiirita.
Talagang the best to guys. Iniinganyo ko kayo mga kababaihan na gumamit din po nito. Kasi safe naman po siya guys. Tsaka maganda po siya. Wala kang maramdaman sa loob. Sa private area mo, wala kang maramdaman. Okay na okay po siya para sa akin. Try nyo din po siya. Maganda po ito talaga. Maganda, promise. Maganda po talaga to siya para sa akin. Ano pala guys, pagkatapos natin to gamitin, ipakuluan nyo ulit ng tubig. I-sterilize nyo naman ulit guys bago nyo po siya iligpit or bago nyo po siya ilagay sa lagayan. Pero habang may mens pa kayo guys, tapos natanggal nyo, hugasan nyo lang po ng tubig tapos ibabalik nyo din dun sa private area nyo. So ito pa guys, pag ito gagamitin mo, pwede ka na mag-beach. Pwede ka maligo sa beach, pwede ka maligo sa swimming pool. Diba? Isipin nyo yun, pwede lahat, diba? All around. Kahit may period ka, hindi ka mapipigilan ng period mo na hindi maligo sa beach or hindi maligo sa pool. Kasi nga, ito gamit mo. Unlike kung ang gamit mo is yung sanitary napkin, hindi ka po talaga makaligo sa beach or makaligo sa pool kasi nga may suot kang sanitary napkin. Pag ito gagamitin mo guys, wala. Walang hassle at magagawa mo kung ano yung mga activity na gusto mong gawin. So, ano pang hinihintay nyo guys? Gumamit na din po kayo. That's all guys. And thank you so much for watching. Sana po ay nainganyo ko po kayong gumamit ito. Kasi maganda po talaga siya guys. Magandang maganda po ito. Please, huwag nyo kalimutan na i-like at i-click yung subscribe button sa baba. At i-click nyo na din po ang notification bell para po ma-notify po kayo guys sa aking mga bagong upload. So that's all guys and thank you so much for watching. Mwah!